Hello guys, ayan si Mami Elsie, magluluto tayo ng sardinas at saka upo. Ayan, tapos nilagang okra at nilagang upo na isasawsaw natin sa bagoong alamang na bagong gawa. Ayan. So ito na, ilalagay na natin yung mantika mga guys. Hindi pa ako nakakabili ng mantikang malaki. Ito guys, igigisa na natin yung ating sibuyas bawang. Ito hindi ko na inalis dito sa ano. Hindi ko na inalis sa sangkalan kasi nga gutom na ako. Ayan. Ayan, papaandarin natin yung exhaust fan. At ito yung bawang at ganyan kasi kapag nagugutom na sa pangkis. Ang dami kong ginagawa, alam mo naman, ang nanay, super nanay, ayan, ganyan pa ang super nanay. At mag-discarding nanay, lahat nasa akin na lahat. Ayan. Super nanay po, single nanay, lahat-lahat nasa akin na lahat. Ayan, si Mami Elsie. Ito naman, alam niyo kung anong gagawin ko dito. Ayan, yung okra at saka yung upo ay ilalaga ko lang siya kasi gusto ko isaw-saw siya sa bagoong. Di ba masarap? Ayan, si Mami Elsie. Ang hirap mag-isip ng ano, iuulam eh. Hindi ko alam kung anong gagawin. So, ilagay na natin ang ating upo. Ano po? Siyempre, ilalagay na natin yung ating sardina. Ayan. Hirap mag-isip ng ulam araw-araw. Ayan, at lalagyan natin siya ng ginita mix. Yung magic sarap na lang. Ayan. Lalagyan natin siya ng konting paminta. Ang upo nagtutubig yan kaya hindi ko na siya lalagyan ng tubig. So, yung okra at saka yung upo ay ano ko na lang siya, pagkukulaan ko na lang siya sa tubig. Kasi parang feeling ko kakain ako ng marami ngayon. Isaw-saw na lang yan sa sasaw-saw ko na lang siya sa bagoong, sariwang bagoong.
wala ko pala itong asin. Lagyan natin siya na konting asin. Natin siya saglit para mas madaling maluto. Ay, lagyan natin siya ng takip. Ayan po, si Mami Elsie. At alam nyo, kagabi ay namili ako mga lagayan ng mga paminta, bichin, magic sarap, at kung ano-ano pang anik-anik sa pagluluto. Ayan. Ayan, 3 piraso po yan. Kasi, hindi ko alam na dito pala sa malapit sa amin, palibasa hindi ako umaalis. Meron pala dyan, parang ano po, parang kumbaga sa Saudi ay yung Kamsa-Kamsa, yung King Plaza. Ayan po, doon ko nabili yan. Lahat ng klase pong mga nagamitan sa bahay natin doon na. Kaya sabi ko nga, napakaganda talaga ng tinayo dyan ng Chinese. Daig pa niya yung SM. Ang SM ngayon malungkot, walang masyadong namimili kasi hindi naman pwedeng kumain doon. Basta maglibot-libot ka lang. Eh mula nung dumating ako, hindi pa rin naman ako nakakapunta ng SM. Yan. Eh kagabi, yun nga, umalis kami ng aking anak at sabi niya, ma, samahan kita, dalhin kita doon sa King Plaza. Sabi ko, saan ba yung King Plaza? Yung pala malapit lang dito sa amin, tingnan nyo, palibasa. Ilang buwan na ako dito, 4 months na, hindi pa ako lumalabas at nagagala kung saan-saan. Ayan. Mamaya ay aayusin natin yung ating mga ilalagay dito. At ayan, kumpleto ako dito sa mga ricados. Ayan mo. Yung mga pang ricado ko po, ayan, kumpleto ako dito. Labas ko na nga siya kasi kapag nakatago, hindi ko siya makikita. Nandoon siya sa loob ng cabinet. Inilabas ko na siya. Nilagyan ko lang siya ng takip para hindi siya maalikabukan. Na yung tiyan ko at sobrang naguguto na talaga si Mami. Tingnan nyo po yung ating niluto na upo na may sardinas. Ayan. Oh, ayan. Madali lang yan maluto. So, takpan natin mga 10 minutes ay luto na siya. Tapos, yun, habang niluluto ko naman yung ginisa kong upo sa sardinas ay pinakukulaan ko naman yung okra at upo. So, ayan, tikman na natin yung ating upo kung tama pa ang lasa nito. Okay na. Tama na. Pero siguro parang kulang ng konti ang asin. Tignan natin ang kapirasong asin. Ayan, 5 minutes na lang po ay luto na yung ating sardinas. Thank you.
ayan. Ay. Habang nagluluto ako, ayan, nabagsak pa yung plato. Habang nagluluto ako, ay hinuhugasan ko na yung mga dress na pinagamitan ko. Para tapos na akong magluto, ay tapos na rin akong maghugas, di ba? Kaya ayaw ko naman yung mga kalat. So, ayan, malapit na maluto ang ating upo. Ayan, luto na siya. Patayin na natin at kumukulo na rin yung ating upo na nilaga. So, pwede na natin kuhanin yung upo. Tanggalin na muna natin yung okra kasi ma-overcook siya. Kunti pa. So, ayan po si Mami Elsie. Alam mo, kailangan gawin natin triple ang ating trabaho. Ayan, habang nag-iintay tayong maluto itong ating ulam ay lilinisin natin yung lamisa. Si Mami Elsie, ito yung aking mga pinagbalatan ng sibuyas, bawang at yung upo. So ayan, ibitay natin dito. Ayan, siguro pwede na luto na ito. So hanguin na natin yung okra kasi maluluto na gusto yung okra. Alam nyo, yung okra ay ano, dalawang piraso ay 5 piso. Kaya lang, kasi yung kumare ko ang binilhan ko nito, sabi niya, sige, 3.5 na lang. Eh, sariwa naman, kaya ayan, binili ko na lang siya. Ayan po, ano. Ayan, isasawsaw ko ito sa bagong, di ba masarap? So, ayan, wala na akong maisip na ulam, di ko na alam kung anong araw-araw. Kahapon sa Linyasi ang binili ko, hindi naman sa Riva, 1 kilo yung binili ko, 140 pesos. Yung ano, mayroon pang tera doon na kalahating kilo. So, ayan, nakakagutom na. At sarado na natin ito, tayo ay magpiprepare na sa ating lamisa. So ano ba ito, hindi malak? Ano nangyari dito sa aking video? So ayan po si Mami Elsie. Yan ang madiscarding nanay at all around nanay. Ayan po. Ating upo na pinapaluan.
ito na po yung pinakuluan kong okra at upo. Ayan. At ating hahamuin na yung ating ginisang upo. Ang layo ko yung ginisa kong opo. Bakit hindi ko ito masarado? Ayan, hahanguin ko na po yung ginisa kong opo. Ito, guys, ito na yung aking ginisang upo. Ayan, so yummy. At siyempre, magsasandok na tayo ng ating kanin. Ayan po si Mami Elsie. Magsasandok na lang kanin. Yes, sa rice cooker ako nagluluto kasi kuminsan naiiwanan, nasusunog sa kalan, kaya dito na lang sa rice cooker. So, ayan na po mga guys, kami ay kakain na ng aking anak. Ayan. So, tawagin mo na si Bebe. Sop! Sop! Tawagin mo si Bebe. Ito na, kakain na kami. Ayan na po yung aking, tapos kukuha pa ako ng ano, bagoong. Yung bagoong po. Ay, nasa ang bagoong. Naubos na yung aking bagoong, akala ko nandito pa. Nako, masyado pa naman akong excited. Sabi ko kakain na ako at gutom na talaga. Isasawsaw ko sa bagoong, wala na pala. So ano ngayon ang pagsasawsawan ko? Kasi meron akong ginawang bagoong, ginawa ng manugan ko ay ginisa. Pero sige, tingnan natin kung anong mangyayari sa ating ginisang, ano, lalagyan ko siya ng kalamansi. Natira pang isa.
ito yung binili kong ano, bagoong alamang na ginawa ko. Kasi hindi na ako nabili ng bagoong, ako na lang ang gumagawa, yung press na bagoong. Kaso, alam mo ang anong ginawa ng aking manugang ay ginisa. Ayan, aywan ko. Titingnan ko kung anong anong ano nito. Ito po, oh. Kasi mas gusto ko yung gawa ko kasi malinis. Alam kong malinis yung gawa kong bagoong. Ayan, kakain na po kami. Hihiwaan ko siya ng kalamansi. Ito, kalamansi po. Mayroon pang tatlong kalamansi. Ay, hihiwaan ko siya. So, hindi ko alam na wala na pala yung press na ginawa ko. Ubus na pala. So, ayan mga guys, ayun po anong mangyayari dito. Lagyan natin ng kamatis. Ayan po. At ito ay itatabi natin kasi super mahal ng kamatis. Lahat mahal. Hindi ko siya na-prepare lahat kaya ayan patakbo-takbo ako kasi nga ras-ras na gutom na talaga. So anyway, ayan kain na kami guys. So, ayan kasi yung anak ko ayaw niya na nagla-live ako sa video. Mga KJ yung mga anak ko. Ayan po. Hindi nila ako sinusuportahan sa aking YouTube channel. So anyway guys, don't forget to like and share and subscribe at pindutin na rin ninyo ang bell notification para lagi kayong updated sa aking mga video. See you another vlog. Bye bye.